Deuteronomio Kabanatang 5. At tinawag ni Moises ang buong Israel at sinabi sa kanila, Dinggin mo, O Israel, ang mga palatuntunan at mga kahatulan na aking sinalita sa inyong mga pakinig sa araw na ito, upang matutunan ninyo sila at ingatan at isagawa sila. Ang Panginoong ating Diyos ay nakipagtipan sa atin sa Horeb. Hindi pinagtibay ng Panginoon ang tipang ito sa ating mga magulang, kundi sa atin ngang nangariritong lahat na buhay sa araw na ito. Salita ng Panginoon sa inyo na mukaan sa bundok mula sa gitna ng apoy. Ako'y tumayo sa pagitan ng Panginoon at ninyo ng panahong yaon upang ipatalasta sa inyo ang salita ng Panginoon, sapagkat kayo'y natatakot dahil sa apoy at hindi kayo sumampa sa bundok na sinasabi. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan na kawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit, unang nasa ibaba sa lupa, unang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibughuing Diyos na aking dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak sa ikatlo at sa ikaapat na salin ng nangapupuot sa akin. At pinapagpapakitaan ko ng kaawaan ang libo-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi kaariin ng Panginoon na walang sala ang bumanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Iyong ipagdiwang ang araw ng Sabbath upang ipangilin gaya ng iniuutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Anim na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabbath sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa, ikaw niyang iyong mga anak na lalaki ni babae, niyang iyong mga aliping lalaki ni babae, niyang iyong mga baka, niyang iyong asno, ni anuman sa iyong hayop, niyang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan, upang ang iyong aliping lalaki at babae ay makapagpahingang gaya mo, at iyong alalahanin na ikaw ay naging alipin sa lupain ng Ehipto, at ikaw ay nilabas ng Panginoon mong Diyos doon sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay at unat na bisig. Kaya't iniutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos na ipangilin mo ang araw ng Sabbath. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, gaya ng iniutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos, upang ang iyong mga araw ay lumawig at upang ikabuti mo sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Huwag kang papatay ni mga ngalo niya, ni magnanakaw, ni sasaksi sa di katotohanan laban sa iyong kapwa, ni huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, ni huwag mong pagnanasaan ang bahay ng iyong kapwa, ang kaniyang bukid, ni ang kaniyang aliping lalaki o babae, ni ang kaniyang baka, ni ang kaniyang asno, ni anumang bagay ng iyong kapwa. Ang mga salitang ito ay sinalita ng Panginoon sa buong kapisanan ninyo sa bundok mula sa gitna ng apoy, sa ulap, at sa salisalimot na kadiliman ng malakas na tinig, at hindi na niya dinagdagan pa, at kanyang isinulat sa dalawang tapyas na bato at ibinigay sa akin.
at nangyari nang inyong marinig ang tinig mula sa gitna ng kadiliman, samantalang ang bundok ay nagliliyab sa apoy, ay lumapit kayo sa akin sa makatwid bagay ang lahat ng mga pangulo sa inyong mga lipi at ang inyong mga matanda. At inyong sinabi, narito, ipinakikita sa amin ng Panginoon nating Diyos ang kanyang kalwalatian at ang kanyang kadakilaan. At aming narinig ang kanyang tinig mula sa gitna ng apoy. Aming nakita sa araw na ito na ang Diyos ay nakikipag-usap sa tao at siya'y buhay. Ngayon nga, bakit kami mamamatay? Sapagkat pupugnawin kami ng dakilang apoy na ito. Kung marinig pa namin ang tinig ng Panginoon nating Diyos, ay mamamatay nga kami. Sapagkat sino sa lahat ng laman na nakarinig ng tinig ng buhay na Diyos na nagsasalita mula sa gitna ng apoy, na gaya namin at nabuhay, lumapit ka at iyong pakinggan ang lahat ng sasabihin ng Panginoon nating Diyos at iyong salitain sa amin. Yaong lahat na sasalitain sa iyo ng Panginoon nating Diyos at aming didinggin at gagawin. At narinig ng Panginoon ang tinig ng inyong mga salita nang kayo'y magsalita sa akin at sinabi ng Panginoon sa akin, aking narinig ang tinig ng mga salita ng bayang ito na kanilang sinalita sa iyo. Mabuti ang kanilang pagkasabi ng lahat na kanilang sinalita. O mamalagi nawa sa kanila ang kaloobang ito, na sila'y matakot sa akin at kanilang ingatan kailanman ang lahat ng aking mga utos upang ikabuti nila at pati ng kanilang mga anak magpakilanman. Yumaan ka, sabihin mo sa kanila, bagsig-balik kayo sa inyong mga tolda. Ngunit tungkol sa iyo, matira ka rito sa akin at aking sasalitain sa iyo ang lahat ng utos at ang mga palatuntunan at ang mga kahatulan na iyong ituturo sa kanila upang kanilang gawin sa lupain na aking ibinibigay sa kanila upang ariin. Inyong ang isagawa na gaya ng iniutos sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos. Huwag kayong liliko sa kanan o sa kaliwa. Kayo'y lalakad ng buong lakad na iniutos sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos upang kayo'y mabuhay at upang ikabuti ninyo at upang inyong mapalawig ang inyong mga araw sa lupain na inyong aariin. Deuteronomio, Kabanatang 6. Ito nga ang utos, ang mga palatuntunan, at ang mga kahatulan na iniutos ng Panginoon ninyong Diyos na ituro sa inyo upang inyong magawa sa lupaing inyong paroroonan upang ariin, na ikaw ay matakot sa Panginoon mong Diyos, na iyong ingatan ang lahat niyang mga palatuntunan at ang kaniyang mga utos na aking iniutos sa iyo at sa iyong anak, at sa anak ng iyong anak sa lahat ng araw ng iyong buhay, at upang ang iyong mga araw ay lumawig. Dinggin mo nga, O Israel, at iyong isagawa upang ikabuti mo, at upang kayo'y dumaming maigi, na gaya ng ipinangako sa iyo ng Panginoon, ng Diyos ng iyong mga magulang, sa lupaing binubukalan ng gatas at pulot. Dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon, at iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas.
At ang mga salitang ito na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito ay isa sa iyong puso. At iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay at pagka ikaw ay lumakad sa daan at pagka ikaw ay nahihiga at pagka ikaw ay buwabangon at iyong itatali na pinakatanda sa iyong kamay at mga magiging pinakatali sa iyong noo at iyong isusulat sa itaas ng pintuan ng iyong bahay at sa iyong mga pintuan daan. At mangyayari pagka ipapasok ka ng Panginoon mong Diyos sa lupain na kaniyang isinumpa sa iyong mga magulang, kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob, upang ibigay sa iyo na may malalaki at mabubuting bayan na hindi mo itinayo, at mga bahay na puno ng lahat na mabubuting bagay na hindi mo pinuno, at mga balong hukay na hindi mo hinukay, mga ubasan at mga puno ng ulibo na hindi mo itinanim, at iyong kakanin at ikaw ay mabubusog. At mag-ingat ka nga, baka iyong malimutan ang Panginoon na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkalipin. Ikaw ay matakot sa Panginoon mong Diyos at sa kaniya'y maglilingkod ka at sa pamagitan lamang ng kaniyang pangalan, susumpa ka. Huwag kang susunod sa ibang mga Diyos, sa mga Diyos na mga bansang nasa palibot mo, sapagkat ang Panginoon mong Diyos na nasa gitna mo ay isang mapanibughuing Diyos. Baka ang galit ng Panginoon mong Diyos ay mag-alab laban sa iyo at ikaw ay kaniyang lipulin sa ibabaw ng lupa. Huwag ninyong tutuksuhin ang Panginoon ninyong Diyos gaya ng tuksuhin ninyo siya sa masa. Inyong ingatan ng buong sikap ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos at ang kaniyang mga patutuo at ang kaniyang mga palatuntunan na kaniyang iniutos sa iyo. At iyong gagawin ang matuwid at mabuti sa paningin ng Panginoon upang ikabuti mo at upang iyong mapasok at ariin ang mabuting lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang. Upang palayasin ang lahat ng iyong mga kaaway sa harap mo gaya ng sinalita ng Panginoon. Pagka tatanungin ka ng iyong anak sa panahong darating, na sasabihin, anong kahulugan ng mga patutuo at ng mga palatuntunan at ng mga kahatulan na iniutos sa inyo ng Panginoon nating Diyos, ay iyong ang sasabihin sa iyong anak, kami ay naging mga alipin ni Faraon sa Ehipto at inilabas kami ng Panginoon sa Ehipto sa pamagitan na makapangyarihang kamay. At ang Panginoon ay nagpakita ng mga tanda at ng mga kababalaghan, dakila at panggiba sa Ehipto kay Faraon at sa kanyang buong sangbahayan sa harap ng aming mga mata. At kami ay inilabas niya roon na kanyang ipinasok kami rito upang ibigay sa amin ang lupain na kaniyang isinumpa sa ating mga magulang. At iniutos ng Panginoon sa amin na gawin ang lahat ng mga palatuntunan ito, na matakot sa Panginoon nating Diyos sa ikabubuti natin kailanman, upang ingatan niya tayong buhay gaya sa araw na ito. At siya'y magiging katuwiran sa atin kung ating isagawa ang buong utos na ito sa harap ng Panginoon nating Diyos, gaya ng iniutos niya sa atin.